everything changes every which way. You got to hold on to what you need. Okay, just an update. Yesterday, nakabili na ako ng bike sa Daiwa Cycle. So, it cost me for about almost 20,000 yen. Kumuha na rin ako ng bike. Kumuha na rin ako insurance ng bike. Kasi, hindi natin alam eh. Kahit ako mismo nag-iingat ako, sobrang ingat ko. Pero yung tao sa paligid ko, hindi nag-iingat. So, may possibility na may mangyaring masama. So, ayun, kumuha na rin ako ng insurance. So, under ng insurance, number one, merong 1 year na parang accident insurance. If ever na ma-accidente ako while riding the bike, tapos nagkaroon ng severe complication, or worse, namatay, wag naman sana, may makukuha akong insurance money. And number two, yung for 3 years, libre yung tenken or yung inspection or check-up nung bike. Number three is kung masira yung bike or may papalitan na spare parts, may discount ako makukuha sa service plus yung sa parts na kailangan palitan. And yung insurance mismo is it costs almost 3,000 yen. So kahapon parang nagastos ko is 23,000 plus yung bike plus yung insurance. Andun siya ngayon sa baba, sa first floor, sa ilalim ng hagdan, doon siya nakapark. Ayun, mamaya papakita ko siya sa inyo. Importante din pala kapag bumili kayo ng bike dito sa Japan na i-register niyo siya. So pwede niyo siyang i-register mismo dun sa pinagbilan mo ng bike. So ang tawag sa kanya is Jitensha Pohan Toroku. Yan. Kahapon cost me parang 600 yen pero dati 500 yen lang yun. So nagtaas na yung price niya. So kanina dumating na rin yung mga binili kong appliances sa Amazon. At ito siya. Ayan siya. Ayan siya, guys. Ayan. Na-unbox ko na siya kanina. Kaya medyo busy din ako kanina umaga. I bought electric kettle, guys. Yan para sa coffee natin yan. My God. Coffee is life. And then, cooking pots para makapagluto na tayo kahit itlog man lang. My God. 3 days na tayo dito. Hindi pa tayo nakapagluto. And ito talaga, guys. Sobrang happy ko talaga na nakita ko ito. Ayan, yung puton. Kasi sobrang lamig sa umaga, guys. Kahit hindi pa umaga, parang kapag kahapon na, sobrang lamig. And then, hindi mo naman pwedeng buksan yung aircon maghapon magdamag. Kasi tataas yung electric bill mo. So, magugulat ka lang, oh my God, ito na yung electric bill ko. So, pinapatay ko siya bandang alas 12 hanggang alas 7 na umaga. Kaya sobrang lamig. Kaya sobrang happy ko na ngayon ako ito. Yes. It's 3 PM na ngayon. Kumain na rin ako ng lunch, o bento from 7-Eleven. So, kasi di ba, makapagluto, di ba? Pero right now, let's go muna dun sa second-hand shop. Tingin muna tayo ng mga gamit dun sa apartment na pwede natin bilhin. Or kahit window shop lang, kung ano yung pwede natin bilhin. Bumili rin pala ako ng stoop. Ayan siya. Color black. So, tara na nga. At sa tayo. Hapunin na tayo. Lalamigin na naman tayo mamaya. Guys, punta na lang tayong Daiso kasi yung book o yung hard off na pinuntahan natin ngayon is more on ano siya, music instruments, saka mga laruan, PlayStation, walang mga gamit sa bahay. So, PC, audio, guitar game. Wala siyang gamit sa bahay. Oh, mali. Bed batteries, rice cooker, and the kitchen appliances rack. Let's open them! Yay! Alam niyo ba, guys, yung paglipat ko to, sobrang gastos. OMG, mamumulubi na ata ako. Buti na lang yung real estate agency na tumulong sa akin. Binigyan nila ako ng free na washing machine, refrigerator, saka microwave. And the rest na kulang, yun na lang bibiliin ko. Anyway, buksan na natin to. Yung, unahin natin yung maliit. It's a rice cooker. Tapos, yung brand na binili ko is yung from Sharp. Let's open it. Ito na siya. Ayan. Ang ganda.
color white, of course. Ayan, kung napapansin nyo guys, lahat ng binili kong appliances, mga gamit ko, halos color white. Kasi recently, gusto ko yung mga neutral colors like white, beige. Yung magagaan lang sa mata, hindi masyadong matingkad, ganyan. Dati kasi yung favorite ko blue. Ngayon siguro as we old, yung taste natin sa mga kulay, sa food, etc. Nagbabago. So yun, nag-change din ako. Gusto ko yung mga ganitong color. Yun yung ako nakikita guys. I think dito natin mas maganda. Can you see me? See me na lang. Okay, ito yung mabigat. Yung screw. Kailangan siya i-assemble. Binili ko appliances. Sa Amazon ko lang yan. Binili lahat, guys. So, pati itong bed mattress. Open na natin siya. Medyo malaki. Last na ito, guys. And then, matutulog na tayo. Pag pa in-open siya, guys, bigla siya mag-expand. No idea. So, try na natin. So, bina-open siya na nga siya dito. Open natin lang ang open. Oh my God. Para unti-unti lang siya. Galing naman. Automatic siya mag-expand. Pero paunti-unti lang, hindi siya yung mabilis na bug. Siguro pag binuksan mo ng malaking butas, bug. Ganun siya. My God, may kama na tayo, guys. Makakatulog na tayo sa malambot na kama, hindi na tayo sa lapag. 2 days ako natulog dyan, guys. Tagal kasi niyan dumating, hinihintay ko siya. Akala ko darating siya agad ng 23, which is yung pagdating ko dito. Hindi pala. 2 days pa. Okay na yan kasi Christmas, meron tayong higaan. Oh, ang ganda niya guys. So, ang smooth. Silky yung ano, yung fabric niya. Parang 8,000 yen ko ata ito nabili itong bed mattress na ito. 8,000. Oh my God. Isa-alis na naman tayo. Sobrang hirap pala. Ang dami na asikaso kapag nag-change ka ng address dito sa Japan. So, today we are going to Shaoxiu to find moving out notice or tenshutsu todoke in Japanese. So, dito sa Japan, it's very important na mag-file ka ng tenshutsu todoke kapag nag-change ka ng address before and after you move out. So, tulad ko, before ako pumunta dito sa Tokyo, pumunta muna ako dun sa Shaoxiu ko, so dating address ko, para mag-file ng moving out notice na lilipat ako ng Tokyo. And now, ngayon, nandito na ako sa Tokyo. Ngayon naman, kailangan ako pumunta ng Shaoxiu dito sa Tokyo para mag-file ng moving out notice na nandito na ako sa Tokyo, nandito na ako titira. Ang busy pala, parang minsan naisip ko, tama ba itong pinagagagawa ko? Pero nandito na ako, wala tayong magagawa. So, naglalaba ako guys. Yan. Diba kagabi meron ako na-assemble na appliances rack? So, ito na siya. Okay na siya guys. Yan. Ito na yung rice cooker natin. So, nilagay ko siya sa ibabaw. And then yung electric kettle pot. And yung mga cooking pots natin. Yan. Yan na siya. So proud of myself kasi ang hirap niya. Ang hirap niya i-assemble. Buti na lang meron na siyang sariling screw. So hindi na ako pumunta pa ng Daiso para bumili ng screw. Yun. Tapos ito yung binili natin sa Daiso. Nalalagyanan ng basahan. Charot. Basta nilalagay lang siya dyan. Ayan siya. Tapos yun yung mga basurahan niya. Binili natin sa Daiso. Tapos ito rin yung binili natin sa Daiso na nalagyanan ng sponge saka ng soap para sa plate. Ano ba tawag dyan? Basta yan. Ano yan? Tapos yung mga baso. Wala pa tayong nalagyanan guys ng ano, mga plates. So ito yung binili ko na shower holder. Ayun ako guys. Nahirapan ako dyan ipakat kasi
kailangan pala, this is plus service. Tapos, meron pa siyang ganyan pala. Kailangan pag dinilit mo, ibidiin mo ganyan. At after that, ibababa mo to. Ayan. Nahirapan ako dyan kagabi. Mga ilang oras ako, mga 30 minutes, guys. Mag-room tour na lang tayo pagka-kompleto na siya. Kasi ngayon talaga, as in, medyo nahihirapan pa ako kumilo sa bahay kasi may mga kulang-kulang pa ako na gamit. Tulad yan, maglalaba ako, wala akong kulang yung hanger ko, tapos wala akong lalagyanan ng, wala akong laundry basket. Alam mo yun, ang hirap kumilos. Pero yun na nga, siguro later, punta rin ako ng Daiso. Pero ang importante, napumunta muna ako ng Shaco Show. And then, di ba na isang araw, before ako, dumaretso dito sa apartment ko, dumaan muna ako sa real estate agency ko para kunin yung susi. So from there, sinabihan din nila ako na bago ko ipasok yung mga luggage ko dito sa loob ng apartment, check ko muna yung buong apartment kung may mga sira, or may mga cracks, or something, may mga stain, yung lababo, or yung mga pinto, or yung floor, and then isulat ko daw siya dito. Para, parang ano siya, notification na before pa ako lumipat dito, may mga sira na yung iba, may mga cracks na, may mga stain na, ganun. Kasi, ang problema kasi dito sa Japan, kapag ka, may nasira dito sa bahay or nagkaroon ng sira yung flooring or something, ikaw magbabayad nun bago ka umalis. Yun yung kahirapan kapag nag-apartment ka. Pero parang same lang din naman kapag ka, sa sarili mong bahay, di ba? Kung sa sarili mong bahay, may nasira na gamit, ikaw din naman magpapagawa, ikaw din ang gagastos. So, kailangan, kung ayaw mong gumastos, ayaw mong gumagawa, kailangan maingat kang gumamay. So, same lang din kung nagre-rent ka ng apartment, di ba? Didn't think it'd go this fast. Buy to this house we thought always last. This is where Dad's garden grows. Summer haze, my reading place, and late night tiptoes. Everything changes. Every which way.